Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa pagkakatatag ng Kilusang propaganda at Katipunan. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganun. Ang araling ito ay tumatalakay sa pagkakatatag ng Kilusang propaganda ng Katipunan ng nasyonalismong Pilipino. Ang Kilusang propaganda ay isang panahon ng pagtawag ng mga katutubong Pilipino para sa mga reforma na tumagal ng humigit kumulang mula 1880 hanggang 1886. Kasama sa mga kilalang miyembro sina Jose Rizal, Mayakda ng Noli Mitangere at El Filibusterismo, Graciano Lopez Zaina, publisher ng La Solidaridad, pangunahing punong himala ng Kilusan, Mariano Ponce, kalihim ng samahan, at Marcelo H. Del Pilar. Ang araling ito ay inaasahan na tutulong sa iyo para maipaliwanag ang layunin ng pagkakatatag ng Kilusang propaganda at Katipunan ng nasyonalismong Pilipino. Maipaliliwanag ang ambag ng Kilusang propaganda sa pagkapukaw ng damdaming makabayan ng mga Pilipino at masusuri ang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong Espanyol. Ano ang layunin ng pagkakatatag ng Kilusang propaganda? Ano ang ambag ng Kilusang propaganda sa paggising ng damdaming makabayan ng mga Pilipino? Sino-sino ang bumubuo sa Kilusang propaganda? Yan ang mga katanungang ating bibigyan ng kasagutan sa ating talakayan. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Kilalanin ang pangkat ng makabayang Pilipino na bumuo sa Kilusang propaganda. Isulat sa patlang ang bayaning reformista o propagandista ng mga sumusunod na larawan. Ang unang larawan ay si Jose P. Rizal, pangalawang larawan si Marcelo H. Del Pilar, pangatlo si Graciano Lopez Zaina, pang-apat si Felix Resurrection Hidalgo, pang-lima si Juan Luna, pang-anim si Mariano Ponce at pang-pito si Antonio Luna. Dumako na tayo sa ating talakayan tungkol sa pagkakatatag ng Kilusang propaganda at Katipunan. Nakapagtagpo-tagpo ang iba't ibang grupo ng kabataang Pilipino sa Espanya. Nagkaisa ang mga Pilipino sa Espanya na gamitin ang panulat upang maiparating sa Gobernador-General ng Espanya ang pang-aabuso ng mga Espanyol sa Pilipinas. Naitatag ang samahang propaganda na ang layunin ay maggamit ng reforma tungkol sa pamamahala ng Espanyol sa Pilipinas. Nagkaroon ng pahayagan ang samahang propaganda na tinawag na La Solidaridad. Una itong nailathala noong Pebrero 15, 1889 sa ilalim ng pamatnugot ni Graciano Lopez Zaina. Ikalawang patnugot nito si Marcelo H. Del Pilar at regular na manunulat si Jose P. Rizal. Huling isyu ng pahayagan ay noong Nobyembre 15, 1895. Itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina noong Hunyo 26, 1892 nang siya ay bumalik sa Pilipinas mula sa Espanya. Layunin ng samahan na mapag-isa ang buong kapuluan upang ipagtanggol ang sambayanan laban ng mga reforma sa pamahalaan. Hulyo 7, 1892, naitatag ang lihim na samahan ng kataas-taasan kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Triangulo ang gamit na pamamaraan sa pagpili at pagsanib ng mga kasapi. Dimas Ilaw ang alias ni Andres Bonifacio. Noong 1893, pinayagan na sumanib ang mga kababaihan sa samahan. Si Josefina Rizal ang pangulo ng kababaihan at Vice si Gregoria de Jesus. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ayusin at kilalanin. Panuto, pag-aralan ang mga magkakahalong letra, ayusin ang mga ito upang makabuo ng pangalan ng mga kilalang Pilipino na lumaban para sa bayan. Isulat ang nabuong pangalan sa ibaba nito at kilalanin ang kanilang nagawa o kontribusyon na sa kabilang kahon. Ang mga jumbled letters, letter A, Jose Rizal, letter B, Graciano Lopez Zaina,
Letter C, Marcelo H. Del Pilar. Letter D, Andres Bonifacio. Letter E, Emilio Jacinto. Number 1, nagtatag ng KKK. Tamang sagot, Letter D, Andres Bonifacio. Number 2, naging patnugot ng pahayagang La Solidaridad. Tamang sagot, Letter B, Graciano Lopez Haina. Number 3, kinalala bilang utak ng Katipunan. Tamang sagot, Letter E, Emilio Jacinto. Number 4, naglunsad ng La Liga Filipina. Tamang sagot, Letter A, Jose Rizal. Number 5, naging ikalawang editor ng pahayagan ng Samahang Propaganda. Tamang sagot, Letter C, Marcelo H. Del Pilar. Ngayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin ang mga sumusunod na pahayag at tukuyin kung aling samahan ang inilalarawan na nasa loob ng kahon. Isulat ang titik ng sagot sa patlang bago ang bilang. Number 1. Ito ay binubuo ng Pilipinong Ilustrado. Tama sagot, Letter B, Samahang Propaganda. Number 2. Kauna-unahang samahang na itatag. Tama sagot, Letter B, Samahang Propaganda. Number 3, ito ang samahang itinatag ni Dr. Jose Rizal. Tamang sagot, Letter C, La Liga Filipina. Number 4, nagmula sa iba't ibang kalagayan sa buhay ang Pilipinong kasapi sa lihim na samahan na ito. Tamang sagot, Letter A, Katipunan. Number 5, layunin ito ang pagnanais magkamit ng mga pagbabago sa marahas na paraan. Tamang sagot, Letter A, Katipunan. Number 6, sina Landislao Diwa at Andres Bonifacio at iba pa ang nagtatag ng samahang ito. Tamang sagot, Letter A, Katipunan. Number 7, samahang na itatag sa Espanya. Tamang sagot, Letter B, Samahang Propaganda. Number 8, nang si Dr. Jose Rizal ay itinapon sa dapitan, na itatag ito sa araw na iyon. Tamang sagot, Letter C, La Liga Filipina. Number 9, si Emilio Jacinto ay may pinangasiwaang pahayagan ng lihim na samahan. Tamang sagot, Letter A, Katipunan. Number 10, sa pagpili ng mga kasapi ay gumamit ng paraang triangulo. Tamang sagot, Letter A, Katipunan. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 6. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.